What is up, guys? Ako nga pala si Jmang TV. Kung bago ka sa channel ko, like, share, and subscribe. And comment down below kung meron kang suggestion or comment. So, nakikita nyo sa dalawang tabi ko, meron akong dalawang top box, no? So, itong topic natin today, tatalakay natin ang advantage at disadvantage ng dalawang box. So, merong hard plastic at merong alloy top box. So, mga karamihan sa ating mga Pilipino, maraming katanungan about sa mga top boxes, kung mag-aalloy nga ba siya or mag-hard plastic. So, meron naman mga advantage at meron naman disadvantages sa dalawang top box. Hindi naman lahat pabor, hindi naman lahat porket mahal, mas maganda, hindi porket mas mura, pangit na. So, alam naman natin lahat na mas mahal si alloy at alam naman natin lahat na mas mura si hard plastic. So, mag-uumpisa tayo kay alloy. So, since ito ang kaputukan ng era ng alloy top box, depende naman yan sa para sa amin, no? Sa aming mga nandito sa shop, wala na yan sa brand. Depende na rin yan sa quality or sa advantages ng ating box. So, tatalakay natin si alloy top box. Kung na-miss niyo yung vlog ko about sa mga description niya or yung mga kanyang katangian, meron po akong vlog about dyan. And meron din po akong vlog about sa mga hard plastic. So, hindi ko na siya isa-isayin kung ano yung mga parts niya. So, pag ikaw ay bumili ng alloy top box, ang pinaka-advantage mo dito is long term. Bakit long term? Siyempre, si alloy is mas matibay kay hard plastic. So, si alloy, pag naaarawan, umiinit lang. Hindi rumurupok or hindi siya nababasag. Di ba? Then, ang kanyang lock is alloy din. Maulanan man or maarawan, hindi kinakalawang. Pero syempre, kailangan nyo pa rin siya i-maintain. Ang maintenance nito is, syempre, langis lang yan, guys. Yan ang sikreto sa ating mga alloy or sa ating mga bakal na kung ano man. And syempre, si alloy top box, ang disadvantage niya lang dito is mabigat. Then, depende na po yan kung anong bracket ang ikakabit nyo. Meron din po tayong designated bracket para sa alloy top box. Kung na-miss nyo yung vlog namin ni Bobet, ni Boss Bet TV, nandyan din po yan sa taas. Ilalagay ko po yan kung ano ang advantage at disadvantages ng alloy na bracket at ng bakal na bracket. Meron po tayo yan. Siyempre, si alloy top box is nag-weight po ng 8 kilos. So, sa tingin nyo, guys, si alloy ba na bracket ay kayang buhatin si alloy na top box? At kung mas matibay po ba siya kaysa sa bakal na bracket? So, si top box, itong hawak na brand ko ngayon is Duhan. Si Duhan, si Sake, kung ano pa ibang mga brand na merong alloy, naglalaban-laban yan. Depende na rin yan sa quality, kung saan gawa, at sino gumawa. Kasi, alam niyo naman ng branding sa Philippines, pag bas kilala ka, bas malakas ka, bas mataas ang presyo. Sa ngayon, syempre ang mga Pilipino nagtitipid dahil pandemic. Yan. So, ang advantage mo dito, long term. Ang disadvantage mo dito, yung bigat. Kung paano mo siya dadalin, at kung paano mo siya i-manage. Kasi, kung ikaw ay, kung ang top boxes mo is alloy, and then ikaw ay nagtatrabaho, ginagamit mo yung motor mo araw-araw, meron din po yan disadvantage. Dahil nga, sabi ko po sa inyo, si alloy top box is mabigat. Unlike ni hard plastic. So, si alloy po, kahit po 66 liters, 66 ba? 64 liters yung malaki. Basta, ang meron po kami dito sa shop is 55 liters na pinakamalaki namin. Si alloy top boxes, hindi po kayo makakapaglagay ng dalawang helmet. And then,
limited po ang mailalagay nyo. Kasya naman po ang isang helmet. Pero hindi po lahat, hindi kaya ng dalawa. So, papakita ko sa inyo si Hard Plastic. Ito po, si Hard Plastic. Sek po ang tatak nito. So, nakikita nyo naman si Hard Plastic. Matibay, makapal, pero in long term, tingin nyo po ba tatagal ng 10 years? Si Alloy po ba tatagal ng 10 years? Yun po ang questions. Pagkumpara nyo po ang plastic at alloy, tingin nyo kung sino po magtatagal ng 10 years. Si Alloy, tingin ko kahit ibalibag mo, UUP lang yan or what. Si Hard Plastic po, naarawan, naulanan. Ang disadvantage naman po ni plastic, rumurupok. So, syempre hindi naman lahat, gusto ng long term din, yung iba, nagpapalit-palit lang din. Pero yun lang naman ang gusto ko i-point out, yung disadvantage nyo at advantages. So, si Hard Plastic, syempre automatic ang base plate niya is Hard Plastic din. Pero meron po tayong 47 liters dito. At napakalayo po sa presyo ng 45 liters na alloy. Ito pong 47 liters natin na sec, kasha po dito ang dalawang full face helmet. Kung nag-grab ka, kung nag-food panda ka, or lalamove, basta yung mga everything about sa motor, kung nagtatrabaho ko, gamit yung motor mo, kahit kami, nagtatrabaho kami, gamit namin yung mga motor namin, I suggest, kung araw-araw nyo gagamitin, Hard Plastic po. This one, magagamit mo siya, tendency 3 to 5 years, kung maingat ka, hanggang 8 years, o hanggang 10 years, pero may tendency talaga rumurupok siya. Minsan, yung gumabakat yung acid rain, syempre hindi mo na nababalawan din yung motor mo. Depende na rin sa pag-aalaga mo. Pero this one, mas malaki yung space na magagamit mo. Kung food panda ka nga, pwede na nandito yung pagkain mo. May advantage din naman si Alloy kung food panda ka. Kasi si Alloy, may mga ibang alloy, is thermal din ang loob. This one, si Duan, is leather. So, kahit pa paano, may pang-conserve siya ng heat. Di tulad ng ano, ng Hard Plastic is plastic lang po lahat. Then, si Alloy po, si Alloy top boxes naman, meron po yan backrest. Tinatawag na backrest natin, papakita ko po sa inyo. Ito po is example lang. Ito po, yung backrest na to is si Duhan. Rubber po siya. So, malambot. Hindi lang po ito ha, meron po ito sa taas na nakaduktong. Papakita ko po sa inyo. Bali, ang pandikit niya is 3M. 3M po yan. So, matibay at subok, yun nga lang. Ang tape din, at ang pandikit din is natatanggal din niya pagkatagal. Yun nga lang, ito pwede nyo pong palitan din. Yan. So, ganito po ang porma niya. Yan. At ito po isa is dito. Kung ikaw ay may back ride, kung ikaw ay may misis at kayo ay may ligbag long ride, magagamit nyo po ang backrest. Hindi mangangalay si misis. Yan. Meron din naman po yan sa Hard Plastic. Ang problema nga lang sa Hard Plastic, hindi po buo ang backrest. Si Alloy po is buo. Yan. Papakita ko po sa inyo ang backrest ng Hard Plastic. Bali si 47 liters, ito po ang kanyang backrest. Maganda na rin naman siyang sandalan, hindi masakit sa likod. Alam niyo yung parang upuan na rin siya, pero foam din naman siya. May mga iba nga lang Hard Plastic na hindi po foam ang kanyang backrest. Sa nakikita ko, ang magandang backrest sa ngayon is si 47 liters. Kasi ito is parang parang leather yung labas, na rubber yung loob, no? Hindi ko sure eh, pero hindi ko alam kung leather or parang rubber. Si 45 liters naman ni Sek, plastic lang po din ang kanyang sandalan. May nakaumbok. Hindi po siya ganun kalambot. Kaya, hindi ko lang sure kung comfortable siya or what. Dating mga boxes naman na Hard Plastic, like nila GV, wala naman pong backrest. Si Sek po ang nagsimula nito, no, ng mga backrest. Si 32 liters, meron din po na backrest, pero plastic lang din po ang kanyang backrest.
Ngayon may lumabas po na duhan. Meron po tayong mga duhan dito na hard plastic din. 45, 32, may mga carbon design. Ang kanyang sandalan naman is rubber po. Hindi po nung, yung kaysa po is plastic. Kay duhan po ginawa niya rubber. So, it's all up to you kung gusto nyo ng may carbon design or mas maganda yung backrest. So, yun po yung mga disadvantage at advantage ng ating top boxes. Kung ang alloy ang pipiliin nyo or hard plastic. Yun nga po, sinasabi ko sa inyo, ang presyo nila is magkalayo. Si alloy, ang ranging price po niyan is, depende po sa size ha, 6,000 up to 9,000. Si hard plastic po, ang ranging price nito from 32 liters hanggang 27 liters, 1,000 hanggang 3,000. So nakikita nyo po yung difference ng presyo ng top box alloy at top box hard plastic. And then, yun nga po, si plastic naman po, magaan. Almost 1 kilos? 1 kilos tuloy. 1 kilo or 2 kilos. So, eto, kahit ang gamitin mong bracket is alloy, like yung mga bracket ni Zek, hindi ka mapuputulan ito, no? Huwag lang gamitin yung mga bracket na galing Quiapo or basta yung mga hindi natin masyadong kilala. Hindi ko naman sinasuggest na branded na yung bilhin nyo, no? Pwede naman din tangkiligin sa sarili natin. DC Monorack, Zek, yan. Kasi yan, mga yan, gawang Pilipinas din yan. And makikita nyo, si Zek pala, made in China yung gawa niya. Pero, syempre, Pilipino pa rin ang nag-isip. So, yan. Ang advantage ni hard plastic nga po, hindi kayo mapuputulan ng bracket dito. Kasi nga, ito po is magaan. Pero, syempre, kung lalagyan nyo ng load, doon kayo sa heavy duty bracket. Unlike si alloy top box, kailangan nyo po talaga dito heavy duty bracket na po talaga. Hindi po pwedeng kahit anong bracket. So nakikita nyo sa mga issue sa mga ibang motorcycle groups, marami na po putulan na hindi ko alam kung original ba yung mga bracket nila or hindi. So yan, itong dalawa ang pagpipilian nyo. It's all up to you guys kung anong gusto nyo ikabit. Syempre hindi naman lahat gusto 47, hindi lahat gusto ng alloy. So yun lang po ang advantage at disadvantage ng ating dalawang top boxes. Ngayon, kung pupunta po kayo dito sa shop, pwede nyo pong silipin parehas ito. Then meron din po tayong mga bracket. And we suggest, kapag ang top box nyo, ang kukunin yung top box is alloy, we would like to suggest you na DC Monorack po ang inyong kunin. Available po yan dito sa 1TBT Moto. And kung hard plastic po kayo, depende na rin po sa inyo kung DC Monorack or Zek Moto Supply na brackets ang pipiliin nyo. So yun, pre-installation po yan lahat dito sa shop natin. Kung gusto nyo po malaman yung presyo, sinabi ko yung ranging kanina. Kung gusto nyo makipagtawaran, we can fix that. Punta lang po kayo dito, mag-uusap po tayo about presyo. So yun, maraming salamat sa pangatubay sa aking vlogs. Sana na i-share ko sa inyo kung ano yung advantage at disadvantage ng box. Kung meron kayong suggestion or meron akong kulang na sinabi, pwede nyo po sabihin sa comments at para mabasa po ng ibang viewers natin at madagdagan po ang ating knowledge. So, don't forget to like, share, and subscribe. Yan, comment down below yung suggestion nyo po. And yung Shopee po at Lazada, meron po tayo nyan. Siyempre, hindi na po pre-installation no, pag binili nun sa Shopee tsaka sa Lazada. Lahat po ng link yan nasa baba. And don't forget to follow my Instagram. So maraming po salamat sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na vlogs. And kung may suggestion po kayo na content natin about sa ating mga products or meron pa kayong mga katanungan, i-vlog po natin yan hanggat kaya natin. So maraming po salamat sa inyo. Bye!